Hi guys, welcome to my channel again. For today's video, gagawa naman tayo ng chicken siopao asado. Ayan, napakasarap. At umpisahan na natin. So, una-una ilalagay natin yung ating dry ingredients sa isang mixing bowl. Ayan. And then ilalagay natin yung baking powder, yeast, sugar, and then i-mix natin. At dahan-dahan natin ilalagay yung ating tubig. So, hahaluin natin siya. Ayan. So, kapag wala na siyang mga masyado na dry na harina, so, saka naman natin ilalagay sa mixing bowl. So, today, i-rest ko naman yung aking hands. Ayan. So, bali 10 minutes siya sa mixer. Napakaganda na ng ating dough. Ilalagay natin sa ating counter or sa kneading board. At iro-roll lang natin siya ng sandaling-sandali. Para lang maging ano siya, bibilukin lang natin. Gagawin natin bola. Bola daw. Ayan, so ang madaling makikuminis kapag meat mo ay mixer. And ilalagay natin isang another bowl na mayroong ayan, mayroong oil. So you can use any oil, canola oil, olive oil, any oil na ginagamit natin sa pagluluto. And then i-cover natin ng cling wrap at i-set aside natin siya. Ayan. At habang pinapaset aside natin yan, pinaparsa natin, gagawa naman tayo ng ating pangpalaman na chicken. So, ito yung chicken breast. Bali, 1 kilo yung aking chicken breast. Nilinis ko na siya. And then, i-slice lang natin ng cubes. Pwede mo rin namang ano siya. I-mince mo siya. Pero, mas minsan, pwede rin naman yung ganitong slice para kita mo yung pieces ng yung chicken. Ayan, and then lalagyan natin ng paminta. Lalagyan ko rin siya ng paprika. It's optional kung hindi nyo gusto ang paprika. So, bali half teaspoon ang ginagamit ko. And then, lalagyan ko din ng konting-konting cayenne pepper or chili powder. And then, bali one teaspoon and a half na brown sugar, and then lagyan ko rin siya ng half teaspoon ng salt, and then iti-taste na lang natin mamaya kung tama yung kanyang lasa para saka na lang tayo magdagdag kapag nagluluto na. Ayan, so maglagay lang tayo ng oil sa ating frying pan. Ilalagay natin yung ating seasoned chicken and isusutay natin hanggang hindi na siya kulay pink. Wala nang dugo, ibig sabihin. Ayan, hayaan lang natin siyang maging white. And then, lalagyan ko siya ng butter or ng shortening. Ayan, vegetable shortening. So, pwede naman butter ang ilagay mo. Minsan, butter nilalagay ko kung walang shortening. Okay naman. So, ihahaluin lang natin, i-stir fry natin hanggang sa mag-melt yung ating shortening. Ayan. And by the way guys, marami akong recipe ng siopao kasi alam nyo na before I work in a Chinese kitchen, kaya Chinese siopao naman. Ito, Filipino siopao. And then, lalagyan ko siya ng water. So, yung water, depende na sa inyo kung gano'ng karami lagay nyo. Kasi, yung sa akin, yung ibang sauce niya gagamitin, add ko siya sa siopao sauce. Mas malasa talaga. So, ayan. And then, luto na siya, guys. Lalagyan ko lang siya ng slurry or cornstarch mixture para maging thick yung ating sauce. Ayan. At mas magandang ipalaman. I-mix lang natin siya at pakukuluin. And then, taste! So, pag okay na, umpisahan na natin yung ating dough. Set aside muna natin to. At ito na yung ating dough. Ayan. So, bali 2 hours ko siyang pina-alsa. Kasi mas maganda sa siopao ang yung matagal, medyo matagal ang alsa kasi stretchy siya. Ayan, then ibibilugin ko lang siya na parang
donut na malaki, parang ring, and then ating hahatiin at itatabi natin yung isa, lagyan ng cover para hindi siya ma-dry. And then iroro lang natin. And ikat mo kung anong size ang gusto mo, kasi since na kakainin na lang naman to sa bahay. So kung anong size ang gusto mo, okay lang 'yun. So bali ano ko siya, 50 grams. Ayan, then bibilugin natin pag pare-pareho na yung size niya. And kailangan lagi siyang may cover na towel para hindi siya na-dry. Kasi pag dry na siya, and then atin siyang iro-roll, napupunit na siya. Tsaka matitigas na yung mga tabi. So iro-roll na natin siya, use a rolling pin. And then, ika-cover mo ulit siya hanggang sa matapos na na-flatten mo yung dough. And then, yan ngayon na tayo. Magpapalaman tayo. Bali, 1 big tablespoon ng aking palaman. So, syempre, yung palaman mo, depende kung gano'ng kalaki yung wrapper, diba? Ayan, and once again, pasensya na kayo sa aking camera. Hindi talaga ako good pag sa pagsiset ng camera. But anyway, I still have ano guys, meron pa naman po akong isang siopao ano, meron pa akong isang siopao na video. So it will be yun ang ano, yun ang perfect ang pagbabalot. So see you soon. Ayan. Lagi po kasi nagmamadali. And then alam niyo na nandito na tayo sa ano, sa Pilipinas, and then doing a small business. So kaya palaging super duper busy. So ito na, maglagay lang tayo ng plate sa tabi, and then ilagay natin sa steamer. At atin muna papaalsahin mga 15-20 minutes depende sa init ng pala ng ating pinagtabihan. And eto na guys, ilagay na natin sa kumukulong tubig yung ating steamer. Then i-cover natin siya and i-steam natin siya for 15 minutes. Ayan, so eto na guys, super soft, ayan, and fluffy. Ayan guys, so ang paggawa ng siopao, maraming, you know, just keep on practicing. Ito na yung pinakakahintay guys, yung pag taste test. Ayan, so super yummy, and ako hindi na ako naglalagay ng sosya siopao, kahit sa labas bumibili hindi na. So thank you guys for watching.